Hey friends! Welcome back on my YouTube channel. If you guys are new here, hello po! My name is Beth and I hope that you will enjoy your stay here on my YouTube channel. Recently, nagpunta nga ako sa Watson's and I purchased items na I think good for 1 to 2 months. So, it's enough products to share with you and some of the items are the products that I really, really love and ginagamit ko talaga ever since nag-invest ako sa skincare and body care products. And some of the items are new discoveries na talagang na-amaze ako nung ginamit ko or tinry ko. So, I wanted to share them with you guys. Disclaimer lang friends, this video is not sponsored. Walang kahit anong products dito ang sponsored or pinadala sa akin. Lahat siya, pinurchase ko, and I will be giving my honest review on these products. So, let's get started. Okay, so nilipat ko na sila guys. Nilabas ko na sa Watson's paper bag. And as I can see the products, parang mas marami pala yung body care products compared to skincare and haircare products. Let's begin with skincare products because skincare is life. So I have an oily, acne-prone skin and most of these products, really talagang ginagamit ko siya ever since naging conscious ako sa skincare ko and napag-aralan ko na I have oily, acne-prone skin nga. So yeah, I really, really recommend and use this for what? 5 to 6 years? Ever since college pa. So let's start with this toner. So, ito yung toner na ginagamit ko every day, every morning, before stepping out, before yung sunscreen product na nilalagay ko sa face ko. Nakailang repurchase na ako ng toner na to kasi feeling ko na e-enhance niya talaga or na-prep niya yung skin ko. And wala siyang kahit anong half-day feeling. Parang nakaka-refresh pa nga siya actually. I feel like na naging better yung condition ng skin ko. Meron mas maliit na to friends if gusto nyong itry. Dito sa mga Watson sa near my area, lagi siyang out of stock. Mahirap siyang hanapin. And itong variant na to, I'm using yung lavender variant. According to their website, yung parang pang pimples is yung yellow. I'm not sure kung lemon ba yun. And tinry ko siya once, pero parang, I don't know, mas okay sa akin tong lavender. So ito talaga lagi kong nire-repurchase. Pang inang bottle ko na to, hindi ko na alam siguro more than 10 na. And lagi nang malaki yung pinapurchase ko nga kasi madala siyang out of stock. So ayun, I really really like this one and ito talaga yung favorite kong toner every morning. And then let's proceed naman sa product na hindi pwedeng mawala sa makeup bag ko. So ito yung ginagamit kong oil clear sheet ever since na na-try ko siya. And nakapag-try na ako ng ibang oil clear sheet. Pero I feel like ito yung standard. Ito yung the best na nagagamit ko for my skin type na oily acne prone skin. So feeling ko yung isang sheet, half-half. Yung half, gagamitin ko yung morning, half, gagamitin ko in the afternoon. And feeling ko talagang na absorb niya yung excess oil sa face ko. And isa pa to na madalas, out of stock. Actually, dapat mag-hoard na ako. Siguro bibili na dapat ako ng mga 3, ganyan. Pero wala. Nung nakita ko siya, nag-iisa na lang. So, yun. For me talaga siya. Kung ginamit nyo na to or nagagamit nyo na, and nakakita kayo ng ibang brand ng oil clear sheet na may same quality, please guys, let me know on the comment section below. And then, let's move forward with makeup remover or cleansing towelettes that I use. Ito rin yung ginagamit ko ever since. Pag alam mo yung feeling mong pagod ka na, and kailangan mo muna mag-take a nap before ka makapaghilamos, or alam mo yung talagang wasted ka na, pero still kailangan mong tanggalin yung mga makeup or yung mga ano man nilagay mo sa face mo the whole day. Eto yun. And what I really, really like about it is that hindi rin ako nagkaka-pimples kapag ito yung ginamit ko. Meron tong ibang variants. Meron atang blue and meron black na charcoal. Na-try ko na yung black, but yeah, ito pa rin yung pinaka-okay na variant for me. And then, sunscreen. Ito, usually, ginagamit ko to kapag feeling ko may expose ako ng matagal sa araw. What I like about this one is watery siya. So, since oily skin nga ako, mas gusto ko or mas preferred ko yung mga gel type na sunscreen para hindi masyadong mabigat sa face. Hindi siya super lagkit and hindi siya super bigat sa face. So, yeah, I like this one as well. And then, this powder. Kasi normally, on everyday basis, di ba, hindi nun ako nagme-makeup. Tamad kasi na talaga ako mag-makeup, guys. Super tamad ako mag-makeup. Sunscreen and then powder na. So, madalas, kung ano yung baby powder na nandito na available sa bahay, yun na yung ginagamit ko. Pero yun nga, dahil nakita ko to and yun, minsan arte. Meron kasi itong ano, parang shimmer effect, ganon. So ito, minsan ito yung ginagamit ko. Wala lang, arte lang, diba?
let's move forward with hair care products. Actually, dalawa lang to. Super lameng and lagi naman naka-aircon sa office, sa bahay. So, hindi naman masyado napapawisan yung hair. So, minsan, every other day kung binabasa or sinashampoo yung buhok ko. But still, diba, feel ko kailangan pa rin linisan. So, naghanap ako ng dry shampoo. And ito lang yung dry shampoo na nakita ko sa Watsons. And so far, it works naman. And mabango naman siya. But if you guys know or kung may ma-recommend ko yung dry shampoo, please comment down below. Mag-share lang tayo. Mag-budolan tayo. Ganun. The next product for my hair is this keratin. Ever since, ito na yung ginagamit kong hair treatment. Maganda siya kasi talaga after mong gamitin and babad sa hair. Super lambot talaga ng hair. Super smooth. Super affordable. So, let's move forward to the final part. Body care products. First is itong daily sunscreen. Most of the time, hindi na ako nag-lotion kapag umaga. Ito na yung ginagamit ko. Parang ito na yung substitute ko sa lotion. What I really like about this is hindi siya sticky. Pag medyo pinagpawisan ka, hindi siya malagkit sa skin. Tapos wala rin white cast. So yun, maganda siyang pang everyday sunscreen. Yung mga nambibili ko or mga ginagamit ko na mga sunblock from Watson. So, the first one is ito kasi 100++ SPF siya. Ang gusto ko dito is water and sweat resistant. Parang ito yung pinakamataas na SPF na nasa Watson's. And I also got yung ini-spray lang. So, ito yung parang lotion. So, ito yung ginagamit namin before lumabas. And then, if nandun na sa beach, then feeling mo after 2 hours, ito yung ini-spray lang for retouch, ganun. 100++ SPF din siya. Yan nga, clear spray. And then, water resistant, sweat resistant din. Ito naman, SPF 80 lang siya. May UVA and UVB protection din. Water resistant din. Wala rin siyang white cast. Medyo heavy lang din siya sa skin. Ito yung medyo affordable. Ito, compare din sa dalawa. Then, next product. Minention ko sa inyo kanina na hindi ako usually nag-lotion kapag umaga. Normally, sunblock or sunscreen. So, pag night, lotion na talaga after mo mag body wash or mag half bath. Last year, may nagpadala sa akin ng ganito. And nung tinry ko siya, again guys ha, this is not sponsored, hindi ito padala, pinurchase ko siya and ginagamit ko talaga siya. Feeling ko lahat ng hinahanap or lahat ng gusto ko sa night lotion, nandito na. Kasi hindi siya sticky, mabilis din siyang absorb sa skin. Super lightweight, alam mo hindi mo siya mafe-feel pag patulog ka na, parang wala kang nilagay na product. UV lotion din siya, pero mas gusto ko siyang ginagamit kapag gabi because of the essence. Super bango niya. Super luxurious ng essence. I really, really like this one. Not sponsored, I swear. And then next, salt scrub. Meron akong ginagamit na body scrub before. Kulay pink din siya sa Watson's. Nakalimutan ko lang yung brand. And I really like that one as well. Ginagamit ko siya for the longest time. But recently, na-try ko to nung out of stock yon. Salt niya, finer and smaller. Mas mabango siya. Parang mas nagustuhan ko siya. So, ito na yung nirepurchase ko. I super love this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo na recent discovery at saka yung night lotion kanina. Yan, mga recent discovery ko yan na ma-share and ma-recommend ko sa inyo. Ito, ever since nag-Watson Sol ako, kasama pa yata to dun sa parang YouTube video ko na underarm products. Ever since, ito naman na yung ginagamit ko na deodorant. Extra brightening siya. Ito yung nag-work sa akin. Nakaka-bright talaga siya ng underarms. Lalo na before, nung nagpapawax pa ako. And then sometimes, nagkakaroon ng chicken skin or minsan nagkakaroon ng part na parang nasunog ng laser tapos medyo mangingitim. Ito ang sagot. This one, ito yung ginagamit ko na feminine wash. I've been saying this for the longest time. Almost lahat ata ng video ko na related sa feminine wash or feminine products. Yung private area natin, vagina, has its own way to cleanse itself. So hindi feminine wash yung ginagamit ko everyday. Normally, baby soap for sensitive skin, yun yung normal ko na ginagamit or usual, everyday ko ginagamit. But, syempre, red days, nandyan na. I'm using feminine wash na. I feeling ko anything na merong scent, it's not healthy dun sa private area. So, as much as possible, yung ganito lang, cooling effect lang. Pero yung walang any scent. Ito, of course, girls, kailangan natin to monthly. If you guys are following me on my social media accounts, you guys know that this is the product that I've been using. Isa siya sa trusted brand ko for sanitary pad, sanitary napkin. For me kasi, it's comfortable down there. Plus, hindi ako nagkakarasyo sa kanya. So this one, ito yung ginagamit ko, breathable cottony nights.
thick, extra long, 31 centimeters if heavy yung flow. First 2 days, ito yung ginagamit ko. If hindi na masyadong heavy yung flow, 28 centimeters na lang. Breathable din. Gusto ko yung mga breathable. And then this one is 23 centimeters. So it depends kung gano'n nakahina yung flow. And last but not the least, panty liners. Itong thick one. Ito medyo makapal to. Cotton is soft din. Breathable. Ito yung usually kong ginagamit before and after red days. And then this one, ito yung usual kong ginagamit kapag feeling ko long day sa office. Feeling ko wala na. Ito, toothpaste. Just in case you wanna know, yung toothpaste na ginagamit ko. So yeah, that's it. Super konti lang naman kasi parang maraming wala dito. Lalo na sa skincare products, parang kulang. But siguro, i-share ko na lang sila on my IG story, IG post. If you have any suggestions or products na ma-recommend din for me, comment down below. And if you do, please don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel. And I'll see you on my next video. Bye!